Bakit nga ba hindi pa nakakakita ang mga tao ng totoong alien? Sabi ng iilan, nagtatago raw ang mga ito sa ilalim ng dagat. Pwede rin na sobrang advanced ang kanilang teknolohiya na kaya nilang maging invisible. At ang ilan naman ay naniniwala na maaring maliliit na nila lang ang mga alien pero sobrang talino kaya hindi natin sila nakikita. Don't get me wrong mga Avengers ha. Ang nais ko lang sabihin dito, bakit kaya tayong mga tao in general, marami sa atin ay hindi pa talaga nakakakita ng totoong alien. Marami tayong nababasang mga articles na mayroong ilang mga tao na nagkaroon ng alien encounter o di kaya sila ay kinuha mismo ng mga alien, yun yung tinatawag na alien abduction. Pero ang katotohanan niyan ay hindi nakumbinsi ang buong mundo ng mga article na yun na totoo talagang nag-e-exist etong mga alien. At hindi natin masisisi ang mga tao dahil lahat ng naririnig natin patungkol sa mga alien ay mga bulong-bulungan lamang. Hindi tayo primary witness, hindi tayo mismo yung nakakakita. Kaya sa vlog na ito ay pag-uusapan natin ang ilang mga dahilan at teorya ng mga eksperto at mga scientist kung bakit magpahanggang ngayon ay hindi pa rin nakakakita ang mga tao ng totoong alien. Ang mga teorya na pag-uusapan po natin ngayon ay hindi basta-basta. Ito ay mula mismo sa mga eksperto at mayroong scientific basis. Well, gusto mong malaman kung ano ang mga yon? Tara, pag-usapan natin yan! Tinatayang umaabot sa 100 billion na planeta ang makikita dito mismo sa ating galaxy, which is the Milky Way. Galaxy pa lang natin yan. Paano pa kaya kung isasama yung ibang galaxy? Tinatayang umaabot sa 125 billion ang estimated na bilang ng mga galaxy sa buong universe. Dahil dyan ay hindi ko na ma-imagine kung gaano kadami ang mga planeta sa buong kalawakan. Kaya mahirap rin isipin na sa dinami-dami ng mga planeta sa outer space, eh tayo lang ba talaga o ang Earth lang ang may buhay? Sinasabi ng mga traditional na tao na hindi talaga nag-e-exist ang mga alien. Ito lamang ay produkto ng imahinasyon. Sa aking palagay, ang pagiging advanced ng teknolohiya sa ating panahon ang maaring naging dahilan kung bakit open ang mga tao sa ganitong usapin. Ginagalugad at ginagalugad na kasi ng mga scientist ang outer space at dahil dyan ay unti-unti ring dumadami ang kaalaman patungkol sa kalawakan na nagiging dahilan kung bakit unti-unti na ring nadidiskubre ang patungkol sa mga alien. Sa aking palagay, karamihan sa mga taong nagsasabing hindi nag-e-exist ang mga alien ay maaring isinilang sa mga dekada kung saan hindi pa gaanong advance ang teknolohiya. Napansin ko rin na madalas ay ang mga millennial at ang mga Gen Z ang open na open sa ganitong mga topic. Ang mga millennial ay ang mga taong pinanganak mula 1981 hanggang 1997. Sa kabilang dako naman, ang mga Gen Z ay ang mga batang pinanganak mula 1997 hanggang 2012. Saan ka nga ba nabibilang doon? Please comment down below. Kaya ang malaking katanungan ngayon, kung totoo ang mga alien, bakit hindi pa tayo nakakakita nito? Ito ang unang kasagutan, ang Aestivation Hypothesis na ginawa ng isang team mula sa University of Oxford. Ayon sa kanila, hindi natin nakikita ang mga alien dahil sila ay nasa period of hibernation. Katulad ng mga bear na nag-hibernate, ganun rin ang ginagawa ng mga alien ngayon sa kasalukuyan dahil raw sa init ng temperatura ng universe. Kung darating raw ang panahon na lalamig na ang temperatura ng kalawakan, ay babalik na mula sa hibernation ang mga alien. Ang pag-init raw ng kalawakan ay magdudulot sa mga alien na ito ng overheat sa kanilang mga system o di kaya sa kanilang mga machine. Kaya instead na mag-struggle sa init ng ating universe, ay nag-hibernate na lamang sila. Mas madali raw kasi ang processing at pagtatrabaho kung malamig ang paligid.
mayroon namang punto ang hypothesis na ito. Dahil tama nga naman, kung ikukumpara mo ang iyong pagtatrabaho sa mainit na lugar kumpara sa pagtatrabaho sa loob kung saan mayroong aircon ang kwarto, well, mas gugustuhin mo doon talaga sa aircon dahil mas magaan ang pakiramdam. At napansin ko rin na mas mabilis tayong makapag-isip kung mas malamig ang paligid. Hindi ko lang alam sa inyong mga Evadgers, ganun rin ba ang nararamdaman nyo? Please comment #malamig down below. Ang sumunod na kasagutan ay tinatawag na Gayan or Gayan bottleneck hypothesis, kung saan sinasabi rito na ang mga planetang nabuo sa pamamagitan ng mga batang bato ay mabilis na uminit at lumamig dulot ng pagbabago ng takbo ng universe. Ito ang dahilan kung bakit ang mga buhay sa mga planetang iyon ay mabilis rin na naglaho. Sinasabi rin dito na 4 billion years ago, ang mga kapitbahay nating planeta tulad ng Mars at Venus ay mayroong mga nakatirang may buhay o mga alien. Yun nga lang, dahil sa expansion at mga pagbabago sa ating universe ay tuluyang naglaho ang mga buhay sa mga planetang ito. Pero ang malaking katanungan, paano nakasurvive ang mga buhay sa Earth? Ang kasagutan ay mabilis raw na nag-evolve ang mga nilalang sa Earth. Ito ang dahilan kung bakit tayo nakasurvive sa ilang mga pagbabago na nangyari sa ating universe. Hinalimbawa naman ni Alan Stern ang planetang Pluto para sagutin ang naturang katanungan. Ito ang ating pangatlong teorya. Sabi niya, maaring nakakulong lamang ang ilang mga extraterrestrial beings sa mga planeta. Ang Pluto raw kasi ay binabalot ng ice. Ito ang dahilan kung bakit nakukulong ang mga nilalang sa loob ng ice mismo, na para bang ito ay isang incubator. Ang mga makakapal na yelong ito na bumabalot sa planetang Pluto ay inihalin tulad niya sa isang shell. At maaring sa ilalim ng mga ice ay nandoon naninirahan ang mga alien o ang mga may buhay. At imposible na rin na makontak ang mga kapitbahay na planeta ng mga may buhay o mga alien ito dahil sila ay nahihirapan na biyakin ang mga makakapal na yelo. At posible rin na maaring ganito ang sitwasyon ng ilang mga planeta sa kalawakan. At iyon ang ilan sa mga dahilan kung bakit magpahanga ngayon ay hindi pa tayo nakakakita o nagkaroon man lang ng komunikasyon sa mga alien. Alin ba sa mga teorya o hypothesis na yon ang iyong pinaniniwalaan? Please comment down below kung number 1 ba, number 2, or number 3. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay. Ako po si Evad PUP. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Peace out! Boom!